Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Video. Ayan, kung nakikita nyo sa title, yan yung i-review natin ngayon. So, ayan, another review naman about foundation. Ayan, so anong foundation ba to? This is the POREFessional Pore Minimizing Makeup ng Benefit na foundation. Hindi ko alam kasi, hindi ko naman talaga alam yung Benefit. Kasi alam ko, nakikita ko lang yung sa Instagram na ay, pan-social siya na ano, tsaka medyo pricey siya. Ayan, so, ito is hindi ko siya binili. Swinap ko siya sa aking foundation na hindi nag-fit sa skin ko or masyadong dark sa skin ko, kaya sinap ko siya, kaya para hindi masayang yung product na hindi ko naman siya magagamit, so sinap ko lang siya. Yung ginawa ko, sinap ko na lang. So ito yung Benefit nga, so hindi siya sa mga tulad ng mga regular na sizes ng foundation na, diba, yung usually 30 ml, ito is 15.0 ml lang siya. So, 15 ml lang siya. So, ayan. So, ito yung packaging niya. Plastic siya. Tapos, ito yung shade niya nakalagay. Ayan. Number 2 shade. Tapos, may nakalagay dito. Pagkuha mo ng product, ayan, hindi mag-focus. Ipipress mo lang siya, guys. Ayan, ayan, mag-focus. Ayan, may nakalagay siya dyan, press. Tapos, yung mga details niya, yan. Pull-out sponge. So, may ano din siya, may kasama din siyang sponge, guys. So, ito talaga yung gagamitin natin ngayon. Trinay ko na siya. Trinay ko na siya dati, pero yung pag-apply ng sponge, hindi ko siya na-try na gamit ang sponge. Yan, dito yung sponge sa pinakababa niya. Tapos, ayan, ayan yung mga details dito. Hindi ko maintindihan. So, ayan. So, came from US nga yung gawa yung Benefit, tama ba? Pasensya na kasi may ano tayong Bisaya. So, ayan, Benefit Professional. So, face makeup to minimize the appearance of pores. Tapos, yan, tapos, shake well daw before use. Ayan, may natunog siyang something. Ayan, kita nyo. So, as you can see, nakikita yung face ko. Ayan, 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 ayan. Dami-dami kong freckles, ayan, ayan, ito, hindi na talaga mawawala yan. Ewan ko kasi nung nag-maxi peel ako, guys, nag-sap kasi ako, nawala siya, nawala yan siya, mga ganyan. So, tapos, yung noo ko ganyan, hindi talaga yan, ano, hiyang talaga ako sa maxi peel. Siguro, babalik ako ng mga, hindi ko alam, so, kung kailan. Tapos, ayan, ayan, so, ayan, ito, pag binuksan natin siya, ito, yan guys, yung pang-apply niya. Tapos may nakalagay ditong press. Pasensya na pala kayo sa kapitbahay namin kasi umaga ngayon, maingay talaga. So, it's now, nag-apply tayo na, it's now, pasensya na medyo shaky yung camera. It's now 10:30 in the morning. So, kahit mga 7 hours, 6 hours, mga ganun. So, yan, press. So, yan, huwag na natin patagalin, guys. Ipipress natin to para lumabas yung foundation. So, start na natin. Ayan. So, ayan. So, I think, ka-shade ko naman siya. Ka-shades ko naman siya. Ayan, number 2. Ayan. So, para pala siya, yung alam niya yung mga foundation, guys, na, yung mga tawag niyan, na pinipress lang siya. Ayan. Ayan. Pero, mas mahirap siya i-press kasi dapat talaga ma-force mo yung, para siyang, alam niyo yung crayon, guys, na, ayan siya. Ayan. Mahirap lang siya i... Tapos, hindi natin gagamitan ng brushes to, guys, ha. Yung mismong nasa product, yung sponge niya yung gagamitin natin. Ayan. So, ang hirap niya i... Ang hirap lumabas ng product. Ayan. Ah! Nakikita niya yan. Pangit pala yung ganitong style, yung press-press. Kasi, hindi tulad na. Di bali na yung mga foundation na... Tawag niya, yung mga foundation na, alam niyo yung guys, yung makakontrol mo lang, ganyan. So, ayan, nakalagay na ako. So, i-blend natin ngayon gamit ang sponge niya. Yung sarili niyang sponge, guys. Ayan, may sponge at kinuha ko lang dun sa pinaka. Ayan, so i-blend natin gamit ang kanyang sponge. Ayan. Kita niyo ba, guys? Ayan. Kung makakover niya ba yung... So, hindi na pala ako nag-primer, guys. Hindi na ako nag-primer kasi. So, talaga yung... kakalabasan. Yan. Maputi ba siya sa akin? Hindi siya maputi, guys. Tama lang. Kakulay ko siya kasi magsaset pa kasi tayo ng powder. Yan. Pag nagsaset tayo ng powder nito, talagang natural lang. So, yun ulit yung isaset ko. Ay, mas mapadali pala siya, guys, pag ganyan. Hindi yung pat-pat lang. Kasi pag pinat natin, parang ang tagal na blend ng foundation sa face. Ayan. Ito yung may foundation na, guys, kung mapapansin nyo. Ito yung may foundation na, oh. Ayan. Tapos, ito yung wala pa. Hindi pa na-blend. Ayan. So,
Runny siya, guys, pag kinuha yung product. Pero pag nalagay na siya sa face, hindi na siya ganun ka, ano, although malagkit siya, pero yung product, pag nalagay na sa face, at saka nag-set ka na siguro ng powder nito, as in, siguro magiging matte din siya. Ayan, guys, oh. Kung makikita nyo, ayan yung my foundation. One layer lang yan, guys, sobrang nipis. Ito yung wala. So, maglagay ulit tayo. Ayan. Maglagay ulit tayo dito sa kabila. Di ako mag-2 layer, guys, ha, kasi naghahatid ako sa school ng daughter ko. Ayoko yung sobrang halatang-halatang naka-foundation ako. Ayan, so, ayan, mahirap siya i-ano, mahirap siya mag-press. Ayan. Press. Ayan. So, kailangan pala diinan talaga. Yun lang yung mahirap. Hindi, I don't think na maganda yung pagka, yung idea nila na sa packaging about dito sa foundation. Hindi, para sa akin, hindi ganun ka ano. Kasi sa pag-press pa lang, guys, yun na yung part na mahihirapan ka. Kasi, halimbawa, pag gusto mo ito gamitin, tapos nagmamadali ka, diba? Parang hindi, ayun na naman yung mga aso sa paligid. Parang hindi, ano, pangit yung idea nila na ganun, yung press pa, ganun. Tulad nung dapat di-pump na lang, or nabagay kasi, yung packaging naman kasi nito is parang plastic lang siya. Ayan, guys, blend ko lang siya. Mahirap pag-press kasi hindi mo talaga agad-agad makuha yung product. You know what I mean, guys, na kailangan pa, mahirapan ka muna, yan. So, yun lang pala yung pangit dito. Para sa akin, ha. Kasi mahirap siya i-press. Mag, ano ka talaga ng maraming energy. Ayan. So, ayan. Hindi ako mag-ano, guys. Hindi ako mag-2 layer. Dapat manipis lang. Manipis na manipis lang. So, ayan. So, as you can see, ayan yung foundation sa face ko. Ayan. Ayan, guys. Ayan yung mga redness ko dito kanina. Kikita niyo pa rin ba? Meron pa rin siya, di ba? Ayan, guys. May redness pa rin ako sa face. Nakikita niyo. Siya. Grabe, ingay ng aso. Yung ingay ng aso at saka yung ingay ng tao naghalo mo. Pasensya na kayo, guys. Ako, talagang kung hindi ko pipilitin mag-film, talagang wala akong man. Kaya pagpasensya nyo na yung ingay sa paligid ko. Oh my God. And guys, alam, I think naman na-blend na siya. Sobrang init. Sobrang init na yun. Although wala masyadong araw, pero ang init pa rin. Banas. Ayan, so okay na yan, guys. Ayan, ayan, okay. May naghalo na yun. Ayan, okay na yan. Tapos, ayan, patungan na natin na siya na yung powder. Ito lang yung pinatong ko, yung powder ng Zell. Tapos, pat-pat lang natin. Ayan. Sobrang ganda ng powder nito, guys. Kaya nga, isasama ko yung isa sa giveaway ko kasi ang ganda para matry nyo. So, ayan, guys, as you can see, naset na siya gamit ang powder. Ang ingay ng paligid, grabe. Ayan, guys. At saka, guys, baka magsasama din ako sa giveaway ko ng ganito, powder brush ng sa Miniso to, guys. Ang ganda nito. Ayan, may sulat siyang Miniso. Ayan, as you can see, ayan, hindi siya mag-focus. Ayan. Ang ganda ng powder brush na to ng Miniso. Meneso. Meneso or Miniso. Ayan. Kasi sobrang floppy niya, guys. Sobrang ganda. Ganda lang ng quality niya. Hindi yung bristles niya yung mga nag-ano, yung mga naglalagas, hindi. Although, hindi pa naman siya na-try na labahan kasi nung binili ko siya as in-excite ako gamitin kaya ayun, hindi ko pa naman pero pag nilalabahan na pot na to, update ko kayo kung maganda pa rin ba yung bristles niya. Ayan, so sobrang okay naman yung ano nung naset na foundation. Tingnan natin to, guys, mga 6 hours, 7 hours kung ganun pa rin ba siya. Ayan. Ayan na yung face ko sa foundation. Hindi siya full coverage. Medium lang siya, guys. Medium coverage lang siya ng foundation itong Benefit na to. Pero, yun lang talaga yung masasabi ko, guys, sa packaging nito. Is, hindi ko siya nagustuhan. Kasi, kung nagmamadali ka nga, may press pang ganun. So, bali kung malambot to. Eh, hindi malambot to, guys. Matigas tong part na to. Meron lang silang nilagay dito na press. Ito lang yung malambot talaga. Tapos, ang hirap talaga i-press ng Prada. Kasi, parang
Wakula kung naghahang siya o matigas talaga siya pag full press. Dapat lalaan ka talaga ng energy kung energy dito. Ayan. So, I'm then a shade of number 2. So, I think natural to kasi ka-shade ko siya. Ayan. So, ayan yung mukha ko. Diba? Ang ganda. Ang ganda lang nung pinatungan ko ng powder. Malagkit siya pag foundation lang. Oh. So, one layer lang yun, guys. Paano pag nag-2 layer? Pero hindi ako pwede mag-2 kasi aalis nga ako. Magsusundo ako. Ah, maghahatid ako ng daughter ko. So, it's now 10:40 sa morning. So, babalikan ko kayo later, guys. Tingnan natin yung foundation kung ano nang update sa ating face. So, see you later, guys. It's now 3:05 in the afternoon. Tapos, ang update ko naman is, ayan, medyo nag-oil up na ako. Ayan, sa aking nose. Kasi nga, siguro mainit. Tapos, naglakad pa ako kanina. Wala talaga akong payong. So, ayan. Pero yung napapansin ko yung foundation is, andyan pa rin naman siya. Yun lang yung good thing dun sa POREFessional foundation. Ayan. So, update ko pa yung mamaya. Ayan, ayan lang nag-oil up. Ayan, kita nyo naman. Pero dito okay pa naman na din. So, later ulit guys. 7 hours and a half. Ayun na, 5:30 na, mag-6 na ng hapon. So, 7 hours din siya. Yung masasabi ko, or my thoughts about dun sa POREFessional makeup minimizing foundation. Dito sa POREFessional minimizing foundation ng benefit is okay siya sa para sa akin. Kasi, although 7 hours lang yung tinest ko, okay naman siya. At saka wala akong feeling, guys, na may nilagay akong foundation. It means lightweight siya sa face. So, yun lang yung masasabi ko. Tapos, maganda itong foundation na to. Yun lang yung talaga sa packaging. 1 out of 10, nasa ano lang siya sa akin. 8. Kasi, talaga naman mahirap mag-press. Talagang pupors mo bago lumabas yung product. Yun yung masasabi ko, guys. Tapos, okay naman siya yung sa foundation. Ayan. Although, may mga part kasi nga, siguro kasi mainit. May mga part na malagkit sa face ko. Ayan. Pero, as you can see, 7 hours na wear test. Tawag niyan. Andiyan pa rin foundation, pero hindi ganun talaga ka super na kapit na kapit. Kasi nga siguro, nag one layer lang din ako sa foundation. So, it means na natagal naman siya sa akin. Pero okay na sa akin kahit mga 5 hours, mga 6 hours. Pero okay pa naman yung face ko. Ayan, may mga lagkit factor lang sa mga oily na part. Pero all in one, okay siya sa akin. Maganda yung foundation na to. POREFessional. Ang tawag niyan, hindi ko lang alam, guys, kasi hindi ko siya na-search kung magkano siya online. I-search nyo na lang. Hindi ko alam kung foundation ba talaga to o BB cream o CC cream, yung ganun. Kasi sabi nung kaswep ko, foundation daw talaga to. So, ayan, yun lang ang thoughts ko. So, about this foundation, guys, okay naman siya sa akin. Sa product, 1 out of 10, 9 siya sa akin. So good so far, okay naman siya. So, ayun, may mga direction naman about sa sponge na masasabi ko, madali siya i-blend, basta pa ganun, hagod ba? Pero pag pat-pat lang, siguro, okay naman din siya i-blend. Kaso, mas gusto ko yung hagod na ganun, kasi talagang maano yung product. Tapos yung sponge niya, guys, is hindi siya gaano kumakain ng product, hindi tulad sa mga beauty sponges natin. So, kasama na yun siya, dito siya. Guys, saman siya. So, okay sa akin ang foundation na to ng The POREFessional. So, that's it, guys, para sa review kong to. Thank you so much for watching. Hope nagustuhan nyo to para may mga idea kayo kung anong dapat bilhin ng product. Ayan. So, thank you so much for watching. Hope that enjoy kayo. Please give it a thumbs up. And kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na rin para support natin yung isa't isa. So, ayan, super haggard na ako kasi nga, kumain ako siya, nawala na yung lipstick ko, ayan, nawala na yung nagkilay ako kanina, parang sobrang init din talaga, although umabon-abon kasi iba na yung weather dito, guys, sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas kayo, umuulan siya, pero mainit pa din, parang ganung feeling. So, sa ating mga foundation, ayan. So, close up ako, ayan. Nakikita nyo na yung mga ano. Hindi siya ganun talaga kaganda, pero okay siya sa akin. Okay siya sa akin sa light way na tinatawag. So, okay sa akin yun. Thumbs up para sa akin ito. So, yun lang. Thank you so much for watching. Until my next video. Bye!